Ang munting islang ito, nakilala sa mga kwento ng hiwaga, pero tila nakadadagdag pa ang mga kwento-kwento para dayuhin ito ng mga tao. Para sila mismo ang tumuklas sa misteryo. Sa tunuguri ang Healing Island ng Central Visayas. Tara at i-experience natin ang Mahika sa isla ng Sikihor. May kung anong gayumang taglay ng malapulbus nitong buhangin. Asul na tubig at nagtatayugang palm trees. Kahit sino, mababatubalani sa ganda ng Paliton Beach. At sa mga dumayo rito para magkaroon ng aesthetic photos, hindi kayo rito mabibigo. Meron kasing tutulong sa inyo rito para mas ma-level up ang inyong videos. Ang mga human drone. Katulad ito ng human drone na nauso sa Siargao. Pero ang kaibahan dito sa Sikihor, ginagawa ang mala drone shots habang umaaura sa swing. Magkano ang tip binibigay sa inyo? Pag dito kasi sir, sa swing, per head na kami dito. Per head na? Okay, magkano po yun? 50. 50 per head? Opo. Kailan niyo po ba natutunan itong sistema na ito? Almost 2 years pa. 2 years na? 2 years. Araw-araw, nandito ko kayo. Araw-araw ako. Sige nga, subukan ko maging human drone. Tamang sunod lang sa Gedli ni Kuya Louie. Don't worry, I got this. Alright, Bejeros. Results in 3, 2, 1. Sensya na, first time ko lang ah. Sa bayan naman ng Lazi, malatarzan ang trip ng mga human drone sa Kambugahay Falls. Habang nakasakay sa balsa ang mga turista, kukuhanan nila ito ng drone shots habang lumalambitin sa baging. Nyay, buwis cellphone is real. Parang nakikita ko ngayon, mayroon ng kakaibang human drone. Kasi yung dating human drone na finiture namin sa Siargao, parang ginagamit ni dimpaan nila, pag ganun-ganun. Ito ngayon, meron na talagang swing. Oh, swing. So, paano gamitin ng isang kamay lang? Isang kamay. Oh, yung ganun. Gaganyan ka lang? Oh. Hawakin mo yung telepono. Telepon. Kailangan higpit yung hawak mo. Higpit din yung hawak mo yung kamay mo. Kasi, pag ito mahigpit yung ano, ito hindi mahigpit. Malalaglag ka. Malalaglag ka. Kailangan doble ingat din, sir. Kasi buwis-buhay yung pag-human drone niya. Buwis-buhay. Yeah. Eh, so, pag makalaglag ka, ikaw yung magbabayad sa cellphone. Tama. Never back down? Never what? Aba, syempre, susubukan ko rin yan, Bejeros. Nye, hindi pala ako ang main character. Sorry, girls. Take two, Bejeros. Mukhang hindi talaga para sa akin ang pagiging human drone. Hay, makaligo na lang nga. Kadalasan sa mga falls, kailangan pa mag-trek ng pagkahaba-haba. Pero ang Kambugahay Falls, sa tabing daan lang. May sementadong hagdan pababa at ilang kembot lang, pwede nang ma-enjoy at magtatalon sa kanilang talon. It's a multi-tiered waterfall. Each waterfall has, you've got your, you know, the swing na ginagamit ng mga turista to jump off towards the fall or towards the pool. And at the same time, ginagamit din ng mga tour guide to do their human drone. Sinubukan ko yung ginagawa nila using the swing. Yung initial worry ko was, yeah, I can just head back out. I can swing out. Pero yung pabalik, abot pa ako dyan safely. Apparently, you can just, you know, swing back safely and land safely as well. Hindi lang new adventures ang ma-experience dito sa Sikihor. May matitikman din ditong new flavors. Mula sa classic na ube at cheese, may bagong flavor na raw ng ice cream dito. Oh, Biero, meron na rin charcoal ice cream dito sa Sikihor. Alam mo yun? Grabe! Ang 19-year-old na si Elton, isa sa mga nagbebenta ng charcoal ice cream sa isla. Pag sinabi mong charcoal, paano nyo niluluto yung charcoal ice cream? Activated charcoal po yan. Activated charcoal? Oh, activated charcoal. Activated charcoal! Opo, merong avocado, nara, coconut shell, eucalyptus, mangosteen. Bejeros, naiiba ang activated charcoal sa alam nating uling na ginagamit pang ihaw, ha? Siyempre, so ako, charcoal. ngayon ko lang talaga patitikman ng charcoal, eh. Oh. So, pwede ko ba subukan? Pwede, sir. Okay.
Baka yung lasa ng charcoal. So, mukha nga siyang, actually parang siyang chocolate. Actually, hindi parang siyang charcoal eh. Opa. Or parang siyang dark ube. Opa. Anyway. Parang... Bukod sa pangingitim sa itim, ay sangipin, so may tamis siya. Opo. Tapos meron siyang, sarap siya, by the way. Sarap siya. Yun ba yung maliliit na ano na? Oh, yan yung charcoal po. Yan yung charcoal. Opo, yan po talaga. Meron po bang health benefits ito? Oh, meron po. Ano yung health benefits? Sabi nila makakuha daw ng UTI. Makakaroon ako ng UTI? Hindi, makakakuha ng mga UTI po. Para may UTI ka? Opo, may UTI, parang... Matatanggal yung... Yung UTI. Yung UTI! May ilang scientific study na nagsasabi na nakatutulong daw sa kalusugan ng bato o kidney ang activated charcoal. Pero ayon sa World Health Organization, mas ginagamit ang activated charcoal para sa emergency treatment ng mga overdose at poisoning. Pang-whiten ng teeth daw po. Pang-whiten ng teeth? Cut, oh, last na yan. Makakuha din ng... Eh? Hindi nga. Pampabuti ng ngipin ito? Oh, pampabuti din po. Dahil nag-aaral pa si Elton, naging katuwang na niya ang kanyang pamilya sa negosyo. Ang tatay niya ang kadalasang gumagawa ng ice cream. At minsan, ang kapatid naman niya ang naglalako nito. Para magawa ang charcoal ice cream, paghahaluin ang cassava flour at kata. At magdamag itong iiwan sa lalagyan na may yelo para umalsa. Skim milk ang gamit nilang pampalasa. Ginagamitan ito ng green at violet food color para hindi itim na itim ang kalalabasan ng kulay nito. Hahaluan din ito ng asukal. Panghuli, ang special ingredient na activated charcoal. Mano-mano nila itong hinahalo hanggang makuha ang tamang texture. Lalagyan ng yelo ang paligid ng lalagyan at sea salt na nakatutulong para mabilis ang pagtigas ng ice cream. Iiwan ito ng 1 hanggang 2 oras para tumigas. Kadalasang nakapwesto sina Elton sa entrance ng Kambugahay Falls. At ibinibenta nila ang kanilang mga sorbetes ng 30 pesos kada piraso. Pwede ko ba subukan yung 2 favorite flavors ko in the whole wide world? Pwede po. Avocado, pati ube. Pati ube po. Talaga? Oh my God. Ang tinatawag ko dito, Joker ice cream eh. Kasi ito yung kulay ni Joker eh. Mm. Panalo din siya. Panalo din siya. Sa pagtatapos naman ng araw, payapang panoorin sa isla ng Siquijor ang paglubog ng araw. Para sa mga adventurous, pwede raw samahan ng talon ang paglubog ng araw sa tinatawag na sunset diving sa kanilang bangin. Pero makailang paglubog at pagsikat man ng araw, nakatatak na sa mga Siquijor noon ang kultura at tradisyon ng kanilang espesyal na paraan ng panggagamot. Ang isla kasi ng Siquijor, tahanan din ng ilang henerasyon na nila rito ang mga mananambal. Nakilala namin si Nanay Juanita, nakabilang sa sikat na pamilya ng mga manggagamot o mananambal. Kahit malayo sa bayan, dinarayo sila ng mga lokal at turista para sa kanyang healing massage at pamosong tuob o steam inhalation. Sa kanilang paniniwala, nakatatanggal daw ito ng mga sakit at sumpa. Iba ito sa alam nating tuob o suob. Biheros, imbis kasi nasa mukha itatapat ang usok, inilalagay ito sa ilalim ng upuan. Dati raw ginagawa ang tuob sa loob ng bahay ng mga mananambal. Pero dahil nawawala ng privacy ang mga nagpapagamot, binago na nila ito. Ngayon, meron na silang hiwalay na balay pahauli o healing huts para maging mas hygienic ang panggagamot sa mga bisita. In the healing huts, we built 2 rooms. One is for tuob and the other room is for the massage or the hilot. And we also provided a full functioning comfort room. Aside from that, we also trained the community members on safety and sanitation. Bago sumarang sa tuob, susuriin muna kung maayos ang pulso ng susubok ng tuob. Itong fumigation is to take away bad spirit. Ito well, ang pausok. Usok. Sabi po ng asawa ko kuminsan para akong may bad spirit. Siya mismo nagpadala sa akin dito sa Siquijor. O ganun ba? Opo. Ito ang sumpa. Gawa ito sa mga kahoy na galing sa bundok, opo, sa dagat. Yung collection namin, 7 Friday, before po the Holy Friday. Ang pinakatampok na bahagi ng tuob, ang paglalagay ng abo sa baga.
Ito pong ginagawa ko, para saan po ito? Pagpaalis sa mga bad spirit, sa mga buyag-buyag. Buyag-buyag po? Yeah, at saka pagpaalis sa mga ano sa katawan natin. Masamang karamdaman. Masama. Opo. Ano, gano'ng katagal po yung mga pasyente nyo dito na nakaupo? Depende, kapag mawala ng usok, opo. Yan. 3 minuto mula nang sinimula ng tuob, naubos na ang usok, kaya sunod naman akong sumalang sa healing massage. Okay na. Okay na po. Okay. So, thank you yan. Po, Nay. Yan. So, ito see, yung lapel. Hindi nagpapabayad si Nanay Juanita. Donasyon lang daw ng kung ano ang maluwag sa inyong puso. So, first time nating finiture yon, first time nating na-experience yon na uupo ka, tapos nun may umuusok mula sa ilalim. At first, nahihirapan akong huminga dahil nga yung usok at habang kinakausap ko si nanay, pero may konting problema dahil hindi ko alam kung ilalanghap ko ba yung usok o bawal lang kapin yung usok. But anyway, buti nila nga, nung kinover na niya yung katawan ko, meron akong nararamdam na konting init pero hindi ganun ka uncomfortable. So, comfortable enough to actually have a conversation with her. Iba rin talaga kung anong nagagawa ng panghihilot or sa iba naman, pagmamassage. I mean, it's still very therapeutic and masarap sa pakiramdam. So, you get whatever you can get from your experience. So at least this is a different experience if you pass this side of Siquijor. Kasama ni Nanay Juanita ang kanyang asawa na si Noel sa panggagamot. Pero ibang panlaban ni Noel sa mga sakit, ang kanyang sandata, mga halaman. Sa likod ng bahay nila, matatagpuan ang samot-saring halaman na ginagamit niya sa panggagamot. Ang mga halaman sa puno ng balete, marami raw gamit. Sa katunayan, pwede raw itong panggamot sa pilay. Yung balat niya, maganda yan sa may pilay. Iganyan mo sa pilay para maayos yung mga pilay mo. Ayon kay Noel, may mga piling araw lang daw sa isang taon kung kailan siya nangongolekta ng mga halaman. Dapat huli week pag 7 Friday talaga. Yan ang processing dito sa Siquijor. Yan talaga ang tunay na gamot dito sa Siquijor. Mag-process ka ng 7 Friday talaga. Pagkatapos yung ingredients, luto mo lahat. Pagka Black Saturday, luto ka talaga. No, kung may mga ginagawa talaga silang mga remedies, like yung sabihin natin mga medicinal plants, mga after 3 days na ginagawa nila ito at wala pa rin talagang nangyayari sa kanilang katawan, kailangan talagang pumunta sa mga pinamalapit na ospital o kaya mag-seek ng help sa ating mga doktor. Sa isla, hindi lang may faith healing. Mararanasan din dito ang healing power of nature. Kagaya na lang sa isa pang bagong puntahan sa Siquijor sa bayan ng Lazi, ang Lagaan Falls. Mas tahimik at konti ang tao rito kumpara sa ibang sikat ng mga tourist spots sa isla. At ang bagong inaalok nila sa mga turista, ang rock slide. At dipping area na mala natural jacuzzi. Mas mainit daw kasi ang tubig dito sa loob ng kuweba. Noona, parang ano lang to, labahan lang. Pero ngayon, hindi na tayo mahihiyang tumanggap ng mga turista dahil sa ginawa namin mga development dito. Nagtulong-tulong daw ang mga residenteng malapit dito para mas mapaganda ang lugar. Bago makarating dito, may 10 to 15 minute trek muna mula sa jump-off point. At sa halagang 50 pesos, pwede lang mag-unli swing, slide, and swim sa Lagaan Falls. Dahil sa amping ganda ng isla, na-fall in love dito ang mga dayuhan. We had it as a bit of a hidden gem of the Philippines. It was super warm, super clear, really nice. At hindi lang sila sa isla na hulog ang kanilang puso, maging sa mga lokal dito. Ang The Bangka Restaurant, pagmamayari ng Pinay na si Camela at ang Australian national niyang asawa na si Jared Wright. Ang dalawa, nagkaibigan ng dahil sa bangka. I retired early because I was in telecommunications in Australia. And I thought it was more important to enjoy life than wait until I'm 65 and retire. 70 in Australia now, but I think it's more important to enjoy life while we're younger. Mula sa kanyang ipon, bumili si Jared ng matagal na niyang pinapangarap na yate at pumalawot mula Australia papuntang Indonesia, Malaysia, Thailand at hanggang sa mapadpad siya sa Pilipinas. Hindi niya akalaing sa kanyang paglalayag dito sa Pilipinas, dadaluyong sa kanya magmamahal. I was actually sailing through Siquijor about 6 years ago.
Yeah. And then I met an Australian guy here. My best friend was his girlfriend. Yeah, so, and then she goes, I got a perfect girl for you to meet. And then maybe 2 days later, I sailed to Dumaguete and I met Camilla there. Yeah. Nagtatrabaho naman bilang chef si Camilla noon sa Dumaguete. At nang makilala niya si Jared Wright, misto lang naharap na raw niya ang kanyang Mr. Wright. Because he's a really nice guy. He's very sincere, very gentleman. Nang maging magkasintahan ang dalawa, magkasama silang pumalaod sa loob at labas ng Pilipinas. Hindi siya masyadong malaking adjustment kasi he made it really easy for me. Ang gaan niya kasing kasama. Naging smooth sailing daw ang love story ni Jared at Camilla. At matapos ang tatlong taon, nagpakasal na sila. And I married her twice. I married her in the Philippines and when we went to Australia, we got married again in Australia. Kahit pa may sarili na silang resort, sa bangka pa rin sila nagsasama. Still no house. Still no the house. The original plan is to build a house. But we do have 4 bedrooms, 4 toilets, 4 showers on the boat, so yeah. We're not struggling too much. And we've been living on it for years and years, yeah. So it's home to us anyhow. So. Kasama ang kanilang mga anak at fur baby na si Jaka, sa Sigihor na nakaangkla ang kanilang pamilya. We love this place and it's a little paradise. It's nice, quiet. Sigihor is one of the greatest islands that we've been to, yes, in the Philippines. Kaya na raw ikutin ang buong isla ng Sigihor sa kainang van sa loob lang ng 2 oras. Pero motor pa rin daw ang best way para dito'y maglibot-libot. Habang bumabiyahe, mapapansin na sagana sila rito sa mga puno ng siniguelas. Katunayan, ginagamit na rin daw nila ito sa tradisyonal na recipe nila na kung tawagin, binakaw. At ang inihalo-halo nila rito, mismong balat ng puno. Ngayon ko lang na-experience to. Ang dami na namin na feature na pampaasim. Siyempre, nandiyan yung sampalok, nandiyan yung calamansi, nandiyan yung batuan. Batuan. Yeah, batuan. Ito naman, ano? Singkamas. Siniguelas. Ay, si, singkamas. Siniguelas. Pampaasim din kasi yung singkamas. Siniguelas na hindi man yung fruit, ito yung gagamitin. Oh, ito yung bark. Yung bark mismo. Oo, kasi yung bark nito, meron na siyang pampaasim, meron na din siyang pampapakla ba? Kailangan mo nang tanggalin ang balat ng sanga gamit ang kutsilyo. Kapag nakikita na ang loob ng bahagi, gagamitin na ito ng kutsara para kayo rin. Paano mo ginagawa yun via spoon? So via spoon, ganito lang. Ganito yung pagkahawa. Sasalurin natin dito para easy yung umaya. Ganito lang. Mm-hmm. Sa gitna mo lang siya, tapos gaganon. Oh. Ihihit mo lang ganyan hanggang sa makaipon ka ng enough para makagawa ka ng ano, ng saplod. Pwede, handa ako dyan. So, pwede ko subukan din. Sige. Ganun talaga. Sabi nila, ang tunay na biyahero parating may baong spoon. Kakayunin lang ang malambot na parte ng sanga. Hanggang dyan na. And then, sa kabilang side naman mamaya. Naubol. Bakit ko ginawa yun? Hindi ko pa malalasahan yan. Hindi pa masyado. Kailangan talaga concentrated, no? Yes, Bago gamitin sa binakaw, lalagyan ang saplod ng asin at tubig. Saka ito pipiga-pigain. Padadaanan ulit ang sabaw sa sapal para masala at mas lumasa. Sa ibang lalagyan, ihalo ng isda sa ibang pang sangkap. At saka padaanan ulit ang sabaw sa sapal para sa pinakahuling sala. At panghuli, pigaan na ito ng kalamansi bago haluin. Parang ano, no? Kinilaw. Oo, kinilaw. Yeah. Fresh pa yung isda eh. Oo, fresh. So wala siyang lansa. Kinilaw siya dahil alam mong meron siyang citrus. Mm-hmm. Na nililigyan siya ng pampaasim. Mm-hmm. Pero hindi siya suka. So medyo, kaya nga parang hindi ko alam kung mas mild ba. For me kasi it's my first time, so yeah, it's not a strong type of flavor, ingredient, yeah, or flavor na talagang uusbong yung kanyang lasa. So, to the naked tongue, sa akin, baguhan, parang kumain lang din nga ako ng kinilaw. Mm. Sa mga beaches si Sigihor, madaling makahanap ng nagtitinda ng fresh sea urchin.
Tirahin na natin yung okay, tawag natin dyan, uni, di ba? Yes. Pero sa inyo dito ang tawag? Salwaki. Salwaki. Oko. Sea urchin. Sea urchin, yes. Pag Bisaya ka po, waki. Waki lang po. Waki. Opo. Pero bago makain ng konting laman nito, kailangan muna itong paghirapan. Reach mo lang. Mom. Yan. Sorry, hindi ganun kakapal ang aking kamay. Yan. Hold mo. Hold ko. Hold ko na lang kamay mo. Yan. Ayun. Ayun. Dahil sa hilig ng mga lokal sa salwaki, makabibili na sa palengke ng bote na puno ng purong salwaki. Meron ding piyom na ibang variant naman ng sea urchin na mas buo ang laman. Uy, naglalaway na ba kayo mga bihero? Hehe. Ang Sihor, nakasabay sa pagbabago ng panahon, pero patuloy na niyayakap ang napakayaman nilang kultura at tradisyon. Saan ka man makarating, hahanap-hanapin ang saya, kapayapaan at ginhawa na tila dito lang matatamasa. At yan ang taglay na mahika ng kanilang isla.